Hello guys! Good afternoon! Welcome to my YouTube channel, Feel Italian Yin Apa. So ngayon guys, gusto ko lang ipapakita sa inyo kung paano ako nag-tanim or paano ko pinatubo yung mangga. Gamit lang ang buto. Nasaan ako guys? Nasa abroad. So kadalasan wala tayong makikitang mangga dito sa abroad, di ba? Depende na lang sa pwesto, sa lugar, kasi mayroong lugar din dito sa abroad na kung saan tumutubo yung mangga. Meron din lugar dito sa abroad na hindi tumutubo yung mangga. Pero dito sa amin guys, tumubo naman yung mangga na tinanim ko. Pero hindi ko alam kung kung mabubuhay siya sa winter. Siguro ilalagay ko siya sa loob ng bahay para maging hindi siya malamigan, kasi pag winter dito guys, siyempre sobrang lamig at saka mag-snow. So para safe siya, ilagay ko na lang siya sa loob. Anyway, tingnan lang natin sa winter guys kung anong mangyayari. Sa ngayon, okay pa ang mangga na tinanim ko. Although hindi pa siya masyadong mataas, pero healthy naman siya, at saka kakaano lang mga 4 or 3 months ko lang siyang tinanim gamit ang buto guys. So ngayon, dahil kakatapos ko lang po kumain ng mangga, so andito yung buto niya guys, hindi ko siya pinapon. Ayan guys, ang ginagawa ko, after mo siya kainin yung hugasan mo siya. Yan guys, hugasan ko na siya. And then para mas mapabilis yung pag open niya, kasi yung iba in-open nila dito, pero ako mas prefer ko na iwanan ko siya na ganyan na buo pa. Ang gagawin ko lang guys is kukuha kayo ng yan, yung empty bottle na or baso, tapos lagyan niyo ng tubig ganito guys ha. Yan ang gagawin niyo, and then ilagay niyo siya sa loob. Aspeto, nagkamali ako ng paglagay. So ganyan yung paglagay niyo guys, yung ito sa ibabaw dapat, kasi diyan siya bumubuka. Okay. And then guys, wag niyo siyang iiwan lang dito sa sa loob ng bahay. Or kung meron kayong pwesto sa loob ng bahay na kung saan naabot yung sinag ng araw, okay din. Pero sa akin guys, mas gusto ko ilagay siya dun sa labas talaga. Kasi dito guys, sa umaga merong araw. So yan guys, yan na siya. Kapag medyo maubos na yung tubig, kasi dahil sa init, sa hangin, yung tubig nung bababa. Tapos lagyan nyo na lang din or palitan nyo ng tubig. Huwag naman everyday. Pag medyo mapunta na siya dito at hindi pa siya bumubuka, lagyan nyo ng tubig until na bubuka siya dito. Pag medyo nabuka na siya, doon niya na ilagay sa lupa. Okay guys, so na-try ko na siya noon na ganito yung ginawa ko, at yung isang buto nilagay ko sa lupa. Ito talaga yung mas mabilis guys, kaya nag-continue ako na ito ang gagawin. Kahit buto ng avocado, ganun din ang ginawa ko. Nilagay ko sa tubig and then nilagay ko sa lupa, kasi yung nilagay ko sa lupa hindi siya nabuhay, namatay siya guys. So itry nyo guys and then just let me know kung ano ang naging resulta din sa inyong mangga.
So ngayon guys, dalhin ko kayo sa aking mini botanical garden. Joke. Sa aking balkon at ipapakita ko sa inyo ang aking mga tanim. So guys, ito yung balkon namin at dito ko ilagay yung buto. Yan guys, dito yung may araw sa umaga. Kahit sa hapon, merong araw pero hindi siya abot na ito sa balkon. So, yan guys. At ngayon, papakita ko sa inyo yung mga tinanim ng umaga. Ayan guys, medyo mahina yung tubo niya pero at least buhay siya. Ito guys, magkasabay yan sila. Magkasabay yan silang nilagay ko pero ito mas madaling tumubo, siguro depende sa sa lupa na nilagay ko. Iwan ko lang guys kung saan yan nagdepende. Ang importante is buhay silang dalawa. Ito mas mahina yung tubo pero importante buhay. At ito naman yung mga avocado ko guys. Yan, diba ang ganda na nila. Ang tatangkad na nila guys. Italiano. At ang healthy. Ayan. Mga 5 months na yata itong avocado ko guys. Hindi ko lang ma-remember pero nasa mga 5 or 4 months na din. Basta 5 or 6 months pala. Ayan. So, ang ganda guys, no? Ito naman ang ano ng buto ng malunggay. Hindi ko alam kung okay ba siya dyan. Kahapon ko palang nilagay sa ano, sa tubig. Tignan lang natin guys kung mabubuhay siya. So, yan lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. And best regards galing sa aking balkon. Bye!